Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Emil. Sumakay ako ng LRT noon kung saan nakatabi ko ang isang maganda at maputing babae. Napansin kong parang hindi siya mapakali. Palinga-linga tapos ay yuyuko. Una ay nag-alangan pa ako, pero sa huli ay nagpasya rin ako na kausapin siya. Sabi ko para yatang may bumabagabag sa kanya. Tumingin siya sa akin na parabang tinatantya kung mapagkakatiwalaan niya ako. Wala naman akong balak na pilitin siya kung ayaw niya akong kausapin. Pero nung alisin niya ang tingin niya sa akin, ay tsaka siya nagsalita. Ang sabi niya ay huwag daw akong magpapahalata na nag-uusap kami. Baka raw kasi makahalata sila. Tinanong ko siya kung sinong sila ang tinutukoy niya, pero hindi ako tumingin sa kanya bilang pagsunod sa sinabi niya. Mga aswang daw. May mga aswang daw na nakasakay sa tren na yon. Nabigla ako at napalunok. May sayad yata ang babaeng to, sa isip ko. Muli siyang luminga at pagkatapos ay muling yumuko. Tinanong ko uli siya kung paano niya ako nalaman na may mga aswang kaming kasabay doon. Ang sinagot niya sa akin, alam daw niya. Alam na alam niya dahil amoy na amoy niya. Naisip ko tuloy baka isa rin siyang aswang. Dahil na curious na ako, inusisa ko na rin kung sino naman sa mga kasakay namin ang aswang. Pwede ko baka akong malaman. Umiling siya. Mahigpit ang pag-iling niya. Hindi niya raw pwedeng sabihin sa akin. Hindi niya pwedeng ipagkanulo sila sa iba dahil mga nganib ang buhay niya, pati na rin ang buhay ko. Kung ganun ka ako, bakit mo pa sinabi sa akin? Baka naririnig ka rin nila dahil sa pagkakaalam ko, ang mga aswang ay may matalas na pandinig at gayon din ang pakiramdam. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay nagmamadali ng bumaba yung babae nang huminto sa isang istasyon ng tren. Ni hindi na ako nito nilingon man lang. Napailing ako. Iniisip ko kung may katotohanan ba ang sinabi niya o baka pinagtitripan lang ako. Patituloy ako napalinga sa iba pang katabi ko dahil baka isa sa kanila ang tinutukoy noong babae. Pero ang nakakapangilabot, Sir Neb, ay nung bababa na ako, may tatlong lalaki ang sumabay sa akin. Tinapik yung likod ko noong isa, sabay bulong sa akin, huwag kang matakot, tirik pa yung araw, hindi ka namin gagalawin. Natigilan ako sa paglalakad. Tapos yung tatlong lalaki, nagtawanan lang, sabay naglakad na palayo. Isang magandang gabi po sa ating lahat, Sir Neb. Ako si Tina. Sa araw-araw kong pagsakay sa LRT ay nakasanayan ko na ito. Naranasan ko na po ang makipagsiksikan, makipagunahan, makaramdam ng tawag ng kalikasan sa oras na hindi dapat. At yan po ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Kasalukuyan po akong nakasakay noon sa LRT nang makaramdam ako ng pananakit ng tiyan. As in, parang humihilab talaga ang tiyan ko. Kaya kahit hindi pa ako bababa sa stasyon na yon, ay napababa talaga ako. Naghanap ako ng banyo at swerte naman na may CR sa station. Itinuro ng guard kaya dali-dali akong nagtungo roon. Malas lang dahil nakasara yung CR. Kumatok ako. May sumagot naman. Sa pagkakadinig ko, ang sabi ay sandali lang. Ibig sabihin may tao sa loob. Kahit na jebs na ako, ay pinigilan ko pa rin. Hinintay kong lumabas yung nasa loob. Pero nagtaka ako dahil bakit ang tagal niya naman. Kinatok ko uli yung CR at nakiusap na pakibilisan dahil kailangan ko na talagang gumamit nito. Muli ay narinig ko ang boses na parabang boses ng isang matandang babae. Ang sabi ulit nito ay sandali lang. Nagsimula na akong pawisan ng sobra noon dahil hirap na talaga akong pigilan ang nararamdaman ko.
pakiramdam ko nga ay nahihilo na ako sa pagpipigil. Hindi na ako makatiis. Kinalampag ko na ang pinto, kasabay ng paghingi ng pasensya sa nasa loob na kailangan na talaga niyang lumabas doon dahil hindi ko na mapigilan ang tiyan ko. Hindi ko na nga namalayan ang paglapit ng isang babaeng staff at iniabot sa akin ang susi. Pasensya na raw kasi dinisinfect nila kanina yung CR, kaya pansamantala itong nilak. Nasyak ako, Sir Neb. Parang biglang umurong yung paghilab ng tiyan ko nang marinig ko yun. Napatitig ako sa susing hawak ko. Tinulungan ako ng babae na mabuksan ang CR dahil nahalata niyang nanginginig na ang mga kamay ko. Sabi ko kay ate kung pwede sana na samahan niya ako. Kahit doon lang siya sa labas ng pinto, ayoko ka kong mag-isa roon. Napakamot sa ulo si ate pero pinagbigyan niya na lang ako. Habang nasa loob ako ng CR ay naiisip ko ang boses na narinig kong sumagot sa akin kanina ng 2 beses. Gumagapang ang kilabot sa katawan ko habang iniisip ko yon. Hanggang sa makababa ako sa LRT ay parang umaalingaungaw pa rin sa tenga ko yung boses ng matandang babae na yon. Sa tuwing maririnig ko nga yung salitang sandali lang ay naaalala ko ang karanasan kong yon. Magandang gabi po, Sir Neb. Isa po akong ghost hunter. Mahilig po akong manood sa channel ni Sir Baron. Naalala ko na pinromote mo siya dito sa channel mo noong minsan. Hindi po ako sikat at wala pa akong YouTube channel. Pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko sa larangang ito. Tawagin niyo na lang po akong Dylan. Year 2000 na mangyari ang trahedya na tinawag nating Rizal bombing, kung saan namatay ang 22 katao at na-injured naman ang nasa 100. Bahagi ng bombing series sa Metro Manila ay ang LRT Blumentritt Station. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb, na sa loob ng 22 taon ay aktibo pang nananatili roon ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Actually ay taga Mindanao po ako at naisipan ko lang na mag-ghost hunting sa Maynila nang mapasyal ako dito dahil sa isang kamag-anak. At talaga namang grabe ang kilabot ko sa experience na yon. Sa bahaging yon ng LRT, hindi lamang ang mga nasawi sa bombing ang mga kaluluwang naroon. Marami rin silang kasamahang iba't ibang multo. Ang totoo ay hindi ko naman masasabi kung saan-saan pa nang galing ang iba pang multo na naroon. Pero malinaw ko silang nakikita. Ang iba ay maayos ang itsura na parabang kamamatay lang, habang ang iba naman ay animo mga zombie na palakad-lakad lang doon sa paligid na ubod ng bagal. Hindi muna ako sumakay sa tren at pinag-aralan ko muna ang mga nakikita kong mga kaluluwa. Pinagmasdan ko yung mga galaw nila. Alam kong wala ni isa man sa kanila ang makakapansin sa akin. Gustuhin ko man na kulungin sila sa dalakong ghost box na may orasyon ay hindi ko nagawa dahil nangibabaw sa akin ang awa. Sa palagay ko ay nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon, pero wala silang magawa. Ang ginawa ko na lang ay tahimik akong nanalangin. Nag-usal ako ng dasal para sa kanila. Nakaramdam ako ng matinding lungkot habang pinagmamasdan ko sila paikot-ikot lang sa lugar na yon. Walang katiyakan kung saan ba talaga sila papunta.